So, hi guys. So, nandito tayo sa ating panibagong content at video. So, nakita niyo naman kung ano yung intro ko at kung ano yung hubs na gagamitin ko sa aking bike. So, ang aking bike ay, kung hindi niyo pa alam, ay to si Brandon. Yun yung aking bike. Bigay yun ng aking ama sa akin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung first impression ko sa kanya. Ito siya. Sorry kung baligtad yung ano sa camera kasi yun. Hindi ko ma-edit eh. Hindi ko mabaligtad. Siguro sa editor mamaya may edit natin yan. Ah. So ito yun. Maxzone Aggressor. Maxzone Aggressor to. Ito daw yung hub na hindi mo na kailangan ipa-edit. So titignan natin kung legit siya. Pagka na wheel set na. At napakabit na. Which is bukas din. So tignan. First impression. Simulan na natin. Okay, pagkabukas mo, ito yung bubungod sa'yo. Kung may pambili ka at gusto mo mag-upgrade ng hubs ay ito. Ito kasi pinag-ipunan ko ito. Matagal ko itong pinag-ipunan. Oops, sorry. Matagal ko itong pinag-ipunan at pinaghirapan. No? So, it's ano sa akin. Thumbs up para sa akin. Regalo ko na din ito para sa sarili ko. Yo. Kasi, you know, pinaghirapan ko ito. Ang specs nga pala nito ay alloy. Made of alloy. Tapos convertible siya. True axle. Sorry. Nandito nga pala yung ilaw. Ito siya. Yan. Angas. Silvery. Apat. Apat sa likuran. At dalawa sa unahan. Which is ito yun. Hindi ko lang alam kung ano siya. Baligtad siya eh. Baligtad siya sa camera. Pero Maxzone Aggressor. No? Naka-convert siya. Pero ito, na ano, hindi ko na mahugot. Pero ayoko na hugotin kasi quick release naman yung bike ko. 32 holes. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ay, ano nga, 16, tama ba? Oh, 16, 32. No, so, 32 holes, ang bike ko naman ay 32 holes dahil nabilang ko na yung ano niya, yung spokes niya. At, siya ay merong 6 pals, tapos, alloy, made of alloy. Yan. Ano pa bang masasabi ko dito? First impression. Maganda yung design.
At simple lang, simple, simple yung pagkakasulat ng aggressor sa kanya. Ano? Oh. Ang ganda ng kulay niya. Turn na to dun sa kulay ng bike ko. Oh! Na sound check. So, yun ang huli. Sound check natin. Iba pa yung tunog nito eh pagka naka ano, naka wheel set na. So, try natin medyo mahaba. Ganun siya yung tunog niya. Sorry kung medyo maingay dito kung ano mga kuliglig. Kasi, ano itong amin eh, medyo buwid. Ganun siya. Halos mataklo-ban niya na yung sounds ng mga kuliglig sa likod, ano? So, yan. Malakas siya, guys. Malakas yung sounds niya. So, tingin ko naman mapapansin na ako mga driver sa kalsada, no? Pagka naririnig na nila na ako. Dahil dito. Yan. Manawa na kayo sa sound check, ha? Pero papakabit pa natin to. So, sana maging maganda yung resulta ng ano niya. Ayokong buksan eh. Kaya ko siyang buksan pero ayoko. So, yan. Nice na. Tapos, yung kanyang QR ay nandito dito. Kunin ulit natin. So, yan. Yan siya. Napaka-simple lang. Hindi, ayaw niya mag-focus. No, yan. Maxzone, may nakasulat na Maxzone. Maxzone. Tapos, ito yata yung pan... Ah, ito yung pangharap. Kasi ito yung maiksi. Tapos, nandito yung panlikod. Ay, ito pala yung pangharap. Tapos, ito yung panlikod. Kasi, mas maiksi yung sa una. So, next is yung kanyang design sa QR is simple. Hindi ko masyadong thumbs up para sa akin. Pero ayos na to. Maganda na to. At hindi siya plastic. Maganda na to. Matibay. Malaking, kung itong balak mong bilhin, itong hubs na to, ay hindi masasayang yung babayad. So, recommended ko to. Itong Maxzone Aggressor. Dadagdag ka lang ng konti. Ilalagay ko dito sa description yung Shopee link kung saan ako nakuha ko to. Kasi sa shop, kung bibilin mo to sa shop, malaki yung magagastos mo. Malaki yung tubo kasi nito sa shop eh. Pero doon sa nabilang ko sa Shopee, 2-4 ko lang nabili. Kasi ang original price nito sa Shopee ay 2.6. Yun, 2.6 ang original price niya. So, meron akong coins, Shopee coins na 200 yun. Tapos Shopee vouchers, then boom. Tapos nandito naman yung pang ano sa kanya, convert into true accent. Yan, yun siya. Oops, nalaglag. Nasalo. Bawal ma-fall nang walang sumasag. Ay, ano. Tapos, ito yung kanyang, hindi ko tawag dito. Adapter ba tawag dito? Not sure, basta, ano, yung para sa coaster. Hindi ko sure kung anong tawag, nakalimutan ko. Then, so, kung ito yung gusto nyo, mabs, highly recommended. Good. Good siya. Kasi matigas yung spring, matibay yon ibig sabihin. Tsaka sa pagtagal naman siguro nun, medyo lalambot pa yun. Hindi ko lang alam, hindi ko sure. Lalambot pa to. Hindi ko lang sure kung naririnig niya pa ako yung boses ko nang malinaw kasi gawa nito. Kasi malakas na rin siya.
panigurado pagka aano na ako dito sa amin, dadating na ako kasi dito sa amin ano eh, private property gwano sa government. Got lucky, just got lucky. Yan. Sound check. Lipet. Matigas yung spring. Maganda siya. Maganda, maganda, maganda. Yun lang masasabi ko, maganda. Siyempre, alam naman sabihin kong pangit. Kaya rin binili ko, diba? Pero hindi ko in-expect na ganito pala siya kaganda. Highly recommended to. Pagka mag-upgrade dyan na hub. Hindi ko mahugot yung ano niya. Yung QR. Eh, yung QR. Yung quick release niya. Ano. Yun, nahugot ko na guys. Konting is pa yun. Tala. Angas. Silvering. Ang banga. Dali niya lang kalasing, dali niya lang din balik. Hugutin ko na ba? Ayoko. Ayokong hugutin ang hugutin. Baka may kung ano pang mangyari eh. Wala akong pampagawa. Nahirap lang ako eh. Nakaipon lang naman ako kaya ako nakabili na ito. So, yun lang naman sa tingin ko ang gusto niyong malaman tungkol dito sa hams na to. Again, ang specs, alloy, 6 pounds, silvering 4, dalawa sa una, dito, una, dalawang silvering, 32 holes, tapos convertible siya sa true axle at quick release, yo, yan siya, yan siya. So bukas, papabit ko, papawilset ko. Tapos, hindi makita eh. Yan. Papakabit ko. So, titignan natin kung ano yun. At, ang importante dito, isa-sound meter natin siya. Para, may basehan kayo kung gano'ng alakas. Ibabase natin siya dun sa, ano, sa boses ko o kaya ay dun sa stock hub ko nasira kasi wala na akong ibang hubs eh. Ay hindi pala sa BMX ko, sa BMX ko na sprarret dun ko siya i-hubs, dun ko siya isasamita yan. Manawa kayo sa sound chip dito sa channel ko, yan naman ang gusto nyo eh. Yan, kung gusto nyo maingay, loud hubs, matibay at maporma. Ano yun? Kita nyo naman. Diba? Maxzone Aggressor, not stroke. Yung stroke, maganda din daw yun. Kasi bukas, nadali na natin siya kay boss. Mapakabit na natin siya. Maxzone Aggressor. Yeah. So, yun lang. At kita tayo dun sa wheelset, pag na wheelset na. So, yun guys. Abangan nyo. Tapos, huwag nyo din kalimutan mag-subscribe ah. Kasi, ang hirap-hirap magawa ng video. Tapos, hindi naman kayo nagsusubscribe. So, mag-subscribe na kayo. Wala namang masamang mag-subscribe eh. Tulong-tulong na tayo, no? No, mga cyclists. So, dun na tayo sa pagawaan. Bye. Guys, lipat na tayo sa pag-meter ng ating hubs. I-meter ko yung, ihahambing ko siya dun sa isa na ano, yung sprocket ko na pang-biking stock. Yung may nalang, at saka yung hubs natin bago sa ating MTB. So, yun. Punta na tayo doon sa ating sound meter. Record naman natin yung ano, sprocket nito. So, naririnig nyo.
Ayan. Sobrang hina. Siguro wala pa itong ano, baga na sukat na yung tunog niya. Ano na yung BMX, sunod na yung MTB. Ito na, ang hinihintay nyo. So nakita nyo yung naging resulta ng ating test. Ang naging resulta, ang sprocket natin ay inabot ng sprocket natin ng BMX ay inabot ng 70% ang max. Tapos ang MTB naman na ating hubs ay inabot ng 88%. So kayo na ang bahalang mag ano noon, base. Kuwari, pag may nakita kayong BMX na bike tapos naka-stock sprocket. Ah, ganun lang pala yung tunog nun. So, meron pang, 18%, no? Mas mataas pa ng 18% doon yung tunog ng Maxzone Aggressor natin. So, subscribe naman kayo. At naman kayo. Comment kayo kung ayos ba ang ating Maxzone Aggressor. At yung may mga Maxzone Aggressor dyan, congrats! So, susunod na lang ulit, mag-subscribe kayo, tapos mag-comment kayo kung gusto ang comment. Mayroon nga pala ako siya shout out. So, yun. Hintay-hintay lang. Ito na, sunod na. Special mention, doon sa tatlong na unang nag-comment, doon sa aking second vlog, yung tungkol sa bike wash. Kahit hindi nagpapa-shout out, i-shout out ko na kasi kayong yung tatlong unang nag-comment doon sa videos. Sa mga ina-upload ko. So, shoutout kay Mark Sevillano, tsaka James Charles, tsaka Brent Easy Gaming. Brent Easy Gaming, parang vlogger din yun ng mga laro-laro. So, pagpatuloy mo lang yan. Good luck sa ating mga vlogger. So, shoutout sa inyo. Nod, kung magre-reklamo man kayo na hindi ko shoutout, ito na yun. Tsaka doon sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba, ililista ko kayo dito. So, bye-bye. Subscribe kayo.